Okay, hi guys. For this video guys, papakita ko sa inyo ang tanim ko na mani na nakalagay sa sako. Yan o. Yan. Okay, yan guys yung tanim namin na limon. Okay, ayan na yung tanim ko guys na mani. Nilagay ko lang guys sa sako ng simento. Ayan. Ayan. Then, tinaniman ko rin guys ng sili. Ito. Ayan. Mix with ipot ng manok guys yung lupa na nilagay ko. Ayan. Tataba nila. Ay. May namulaklak na. Ayan. Mga 21 na sako to sila guys. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Ito guys yung sa una. Nauna to pag tanim. Ayan. Ang lulusog nila. Ayan guys. Ayan. Then nilagyan ko rin guys ng yung rice hull, yung ipot na may rice hull. Yan o. Yan. Ito pa. Then mix with soil. Okay, hinaluan ko rin guys ng lupa. Tsaka yung ipot ng manok. Yan. Ito. Ito tinanimin ko ulit guys kasi kinain yung tinanim ko. Tinaniman ko ulit. Yan. Tumubo na. Yan. Ipoto guys ng manok na may rice hull. Ito yung nilagay ko na pataba sa kanila. Hinaluan ko ng lupa. Ayan. Thank you.
Ayan guys. Tinaniman ko rin guys yung bawat sako ng sili. Ayan. Ito pa. Ito. Ayan. Ipot na may rice hull. May tanimin ako guys na panyawan plant. Yan. Malaki na siya. Mga 21 heads to sila guys, or sacks na tanim ko na mani. Kung may mga sako kayo guys na hindi na nagagamit, o may mga butas na or mga container na hindi na ginamit na naka-junk lang, so huwag niyo itapon or sunugin. Lagyan niyo na lang ng lupa at saka taniman para hindi sayang. Okay, sa susunod guys, mag-upload ako ng video sa mani natin na pag na-harvest na. Kung titingnan natin kung marami bang laman yung bunga nila. Oh, abang-abang na lang guys. Mga 3 buwan lang naman to guys tong mani bago siya ma-harvest. So tinanim ko ito ng May, then ma-harvest siya mga August. Yan pa, isa pa. Yan, limang din yan.